Pero maikli pa rin minomonitor sa ospital ang lagay ng 7 taong gulang na babaeng nagkomatose matapos naman ang legal na bala nitong bagong taon. Ang sigaw ng pamilya ng bata, hustisya para sa kanilang anak. May ulat on the spot si Julius Iroquois. Julius? Siya komatose pa rin dito sa surgical ICU ng East Avenue Medical Center ang 7 taong gulang na batang babaeng tinamaan nga ng ligaw na bala sa ulo sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Mahigpit pa rin binabantayan ng mga doktor ang lagay ng stray bullet victim na si Stephanie Nicole Elia. Ayon kay Dr. Emmanuel Bueno, ang chief ng trauma center ng ospital, hindi raw humihinga ng sarili si Nicole kaya kailangan lagyan ng respirator. Makailang beses din daw tumigil ang tibok ng puso ng bata mula pa kaninang madaling araw. Buti na lang at nare-revive ng mga doktor. Sa loob naman ng ICU, sama-sama namang nagbabantay ang pamilya at mga kaanak ni Nicole. Wala pa rin schedule kung kailan isa sa ilalim sa operasyon ang bata. Ayon kay Dr. Bueno, sa kasalukuyang lagay ng biktima, baka raw mas makasama pa ang operasyon. Kailangan daw munang mawala ang pamamaga ng utak ni Nicole bago alisin ang bala ng baril na tumago sa kanyang ulo. Bukod sa respirator na nagsisilbing life support, tuloy rin ang pagbibigay ng antibiotics, steroids at dextrose sa biktima para mag-improve ang kanyang kondisyon. Nananawagan naman ng tulong ang pamilya Elia sa mga kinauukulan. Ayon sa padre de pamilyang si Jay, hiling din nilang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang panganay na anak. Yung tangi na lang na inaantay natin ay kung mag-i-improve ang kanyang condition at magsusurvive po siya sa isang maselan na operasyon sa utak, gagawin po yan anytime. Huwag lang po sana naman na mag-deteriorate pa siya. Kung asawa ko, sabi ko nga sa kanya, medyo pagod na si Nicole. Pero ayaw pa niya talaga. Sabi ko na kay Nicole na ayaw pa ni mama niya. Pero sabi ko kay Nicole, kung talagang pagod na siya, huwag na niya kami intindihin magulang niya. Walahin niya yung sarili niya. Samantala, Pia, magandang balita namang wala pa uling isinusugod na biktima ng paputok dito sa East Avenue Medical Center ngayong araw. Sa latest count ng ospital, 76 pa rin ang bilang ng firecracker-related injuries na idinala dito sa East Avenue Medical Center. Pinakahuling biktima ang 12 anyos na si Alduin John Bianes na nasugatan dahil sa ipinagbabawal pa rin pikulo. Mas mababa pa rin daw, Pia, ang bilang na ito kumpara sa naitala noong isang taon na 138. Umaasa naman ang pamunuan ng East Avenue Medical Center na hindi na ito madadagdagan pa. Dahil hanggang January 5 pa ang opisyal na pagbibilang sa mga naputukan, naka-alerto pa rin ang mga ospital sa buong bansa. At yan muna, Pia, ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa East Avenue Medical Center. Balik sa'yo. Julius, linawin ko lang, no? So yung operasyon ng ospital, kahit na sinabi nila na bumaba na nga ang bilang ng mga naputukan, eh ganun pa rin, no, yung pagka-alerto nila? Yes, actually 24 oras pa rin naka-alerto mga medical staff, mga nurse at mga doktor dito sa East Avenue Medical Center, maging sa lahat ng ospital sa buong bansa dahil nga naka-code white alert pa rin ang DOH, Pia. Alright, at Julius, so tingin nga nila na by January 5, dahil nasa 76, tama ba? So hindi na yan naaabot dun sa nakaraan na more than 100. Hopefully, Pia, yan ang binabanggit sa atin kanina ni Dr. Bueno. Sana raw ay hindi na madagdagan pa. Gaya nga ngayong araw, magandang balita na wala pa rin daw dinadalang biktima nga ng paputok. Ang latest ay yung dinala kagabi na 12 anyos na batang lalaki, Pia. Maraming salamat, Julius Segovia.